Afternoon, blessed day to every one of us. So, isang mabiyayang hapon sa ating lahat, no? At we go back to Bible study. This is a Friday. So, kumusta kayo dyan? Okay lang kami rito. So, sana okay kayong lahat. No? Let's worship the Lord God. And siya lang ang tunay nating buhay. Siya lang ang ating kalakasan. Siya ang ating kagalakan. At siya ang tunay na panagbumulan ng ating biyaya. Amen. Yes.
Panginoon, na di ka namin ipagpapalit dahil ito nga po ang aming buhay. Salamat, Lord, for this afternoon. That you bless us, opportunity to honor you and to worship you. Opportunity, Lord, to learn and through the Bible study. Patuloy, Lord, let your protection be upon us always by the blood of Jesus and with the power of the Holy Spirit who give us a wonderful life. Ayan mo, Lord, continue to open our spiritual eyes to receive, Panginoon, your wonderful message today, Lord. Give us strength, O God, to resist the devil, O God. Guide us and protect us because you are the God who make us a wonderful life, Panginoon. You make a good plan for us, O God. Kaya salamat, Ama. Ayan mo, Lord, na pagpala kaming lahat sa maghahapon pong ito, lahat ng mga manunood at makikinig. Ayan mo, Lord, na pati mo silang pagpalain. This is our prayer in the mighty name of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So, maganda po yung topic natin ngayon kasi po halos matapos na po natin yung OG, kaya lang po ang ano natin ngayon. So kung lumalago po ang mga Kristiyano ay dumarating po yung pagsubok at pagpapatibay ng kanilang mga pananampalataya. Ano yan? Ibig sabihin, mayroong diablo na umaagaw sa ating paningin. Amen. Sa presensya ng Panginoon. Kaya ayun po ang mahirap sa isang Kristiyano na ano, no? So kung malagong-malago ka na kay Lord, maraming gagawin ng pag-aaway para tayo ay malinlang. Amen ba? Maging si Jesus ay hindi nakaligtas sa paglilinlang ng diablong ito. Amen ba? Pero tingnan muna natin, ang pag-usapan muna natin ngayon ay yung kalalagayan ni Satanas, no? So ang tanong dito, bakit kinakalaban ni Satan ang mga anak ng Diyos? No? Bakit kaya? Bakit? Kasi nga alam na ni Satanas kung saan yung papupuntahan niya. Alam na ni Satanas yung anong destinasyon niya. Kaya wala, no mercy na sa kanya. Wala nang mercy kasi nga talagang doon na talaga yung kanyang kalalagayan, samantalang tayo ay may panahon pa para magsisi, may panahon pa para manumbalik hanggang nabubuhay tayo. Sabi nga doon sa kanta, habang may buhay, may pag-asang nakakamit, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Manalig ka, di ba? Sa pananalig, sa pananampalataya, no, ay isang bagay talaga na yun ang way natin to change our life. Amen ba? So to ang kaya nga nandiyan si Jesus Christ na nag-save sa atin, kaya hindi na tayo karapat-dapat nakasama kay Satanas. Dati kasama tayo sana kay Satanas eh. Sabi ko sa ano na dati tayong kaaway ng Diyos, kaya pero dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang biyaya, ay binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, yan po. Tingnan natin doon sa ano, sa Isaiah chapter 14. Tingnan natin yung ano, kalalagayan ni Satanas noong una. Makita natin dito. Isaiah chapter 14, verse 10 to 19, no? Sabi dito, sasabihin nilang lahat sa iyo, humina ka na rin pala katulad namin. Pare-pareho na tayo. Ngayong patay ka na, wala ka ng kapangyarihan, at awa na rin ang mga tugtugan, at wala na rin ang mga tugtugan at mga alpa para parangalan ka. Uod na ang higaan at ang kumot mo. Hulog ka na mula sa langit. Ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka na sa lupa. Ikaw ang nagpasuko sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, akyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok at pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga.
Akyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng mga kataas-taasang Diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay at sa pinakamalalim na hukay. Tititigan kang mabuti ng mga patay at sasabihin nila, hindi ba't ito ang taong kinatatakutan ng mga tao sa buong mundo? At ang yumanig ang mga kaharian, hindi ba't siya ang nagwasak ng mga lungsod? Ginawang parang ilang ang buong mundo at hindi nagpapalaya sa kanyang bihag. Ang dahil sa hari sa mundo ay marangal na nakahimlay sa sarili niyang libingan, pero ikaw naman ay itatapon na parang sanga na walang silbi. Tatambakan ka ng mga bangkay, ng mga sundalong namatay sa digmaan, ihuhulog ka sa hukay kasama nila, at tatambakan ka ng mga bato, matutulad ka sa mga bangkay, at natinatapak-tapakan ng mga tao. So, kita natin, no? Alam na ni Satan yung kanyang target, yung kanyang pupuntahan. Kaya nga, bakit niya kinakalaban ang mga anak ng Diyos? Kasi nga, gusto niyang makasama ang mga anak ng Diyos doon. Diba, gamat ang tayong mga anak ng Diyos ay nagtataglay na ng promise ng Panginoon. Amen? Ang sino mang sumampalataya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At manalig ka lang at nandyan na yung Diyos, no? Nasa atin ang Diyos. Kaya doon nainggit si Satan sa atin. Kaya nga ayaw niyang maging malapit tayo sa Diyos. Kaya inaagaw niya yung ating atensyon. Kaya nga po, be watchful. Amen ba? At nakita natin, no? Siya talaga yung alam na yung kanyang pupuntahan. Sabi nga, ihuhulog ka sa hukay kasama nila at tatambakan ka ng mga bato, matutulad ka sa bangkay at tinatapak-tapakan ng mga tao, no? Doon sa Ezekiel din, 'di ba? Pinakita rin dito kay Ezekiel, no? Sabi rito sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 19, anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Tyre. Sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoong Diyos na ay nagsabi, noong larawan ka ng isang kapintasan, puspos ng kaalaman at kagandahan, nasa idin ka pa noon sa halaman ng Diyos, halamanan ng Diyos, na napapalamutian ka ng sari-saring mamahaling bato gaya ng ruby, topaz, esmeralda, krisolito, onyx, jasper, sapiro, turquoise at turquoise, at beryl. Napapalamutian ka rin ng mga ginto at inihanda para sa iyo noong araw ng kapanganakan mo. Hinirang kita bilang kirubin na magbabantay ng mga banal kong bundok. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Walang maipipintas sa pamumuhay mo. Mula pa ng isilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama sa pag-unlad mo, sa pangangalakal at nagiging dahilan ng pagmamalupit mo at nagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok, pinaalis kita mula sa nagniningning na mga bato. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo, at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala kanila sa kanila. Dahil sa napakarami mong kasalanan at pandaraya sa mga ngalakal, dinungisan mo ang mga lugar kung saan ka sumasamba. Kaya sa harap ng mga nakatingin sa iyo, sinunog ko ang lugar mo at nasunog ka hanggang sa maging abo sa lupa. At ang lahat ng nakilala sa iyo ay nagulat sa sinapit mo. Nakatakot ang naging wakas mo at lubusan ka nang mawawala. No? Kita natin yung kalalagayan niya, hinirang siya ng Diyos na
napakataas, no? Na talagang ang ganda ng kanyang ano. Kaya si Satanas, nalasap niya yung magandang buhay. Nalasap niya yung masarap na pinakamataas na posisyon sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga, naranasan niya yung magiging banal, no? At ano, kaya lang, nagkaroon siya ng paghahangad na kapapantayan ng Diyos at lalabisan ng Diyos. Akala niya ay maagaw niya yung atensyon ng mga tao sa Diyos, pero wala siyang kapangyarihan na ganon, no? Kasi ang Diyos lang, no? Kaya sabi nga, wala kang katulad, o Diyos, di ba? Wala kang katulad at walang kapantay ang ating Panginoon. Amen? Kaya siya lang yung ating buhay, eh. Siya yung source ng buhay, siya yung manlilika. Kaya nga, di kayang ano ni Satanas yun, di kaya niyang uberan yun. Amen ba? Kaya napakaganda po na itong ano to, nalaman natin yung pinagmulan ni Satan. Amen ba? Bagamat siya ay may simula, no? Inano siyang bilang pinakamataas na uri ng mga anghel. Amen? Kaya hinirang siya, no? Kasi yung ladadaanan niya, mga lantay na ginto, mga bato din. Kaya doon sa banal na ano siya, ay doon siya inano, di ba? Kaya lang doon sa paglalakad niya, di ba? Sabi dito sa Isaiah na doon sa halamanan ng Eden ay nandoon siya, di ba? Sa banal na bundok ng Panginoon. Sabi noon sa Genesis chapter 3 verse 14 to 16, no? Kaya sabi ng Panginoong Diyos sa Ahaz, dahil sa ginawa mo ito, parurusahan kita sa lahat ng hayop. Ikaw ay makaranas ng sumpang ito. Sa buhay mo'y gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan. At ang bibig mo ay palaging makain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. At ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit ng iyong panganganak. Pero sa kabilang niya, nahangarin mo pa rin ang iyong asawa at ang magahari siya sa iyo. Amen? So, nakita natin dito yung binhi ng babae at saka yung binhi nitong si ano ay mag-aaway. Amen ba? Kaya ngayon, yung lahi ni Satan at saka yung binhi ni Adan, tayo yon. Amen? Ay talagang nakikipaglaban. So, wala ba? Nandun sa unang kasulatan na yon. Nasa sa kasulatan na yon na talagang mag-aaway. Pero ang pinaka-main po na reason dito sa Genesis chapter 3 verse 14 to 16 na yung dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rito, walang ang dudurog doon, walang iba yung binhi ng babae kundi si ang anak ng tao na sinasabi niyang siya yung anak ng tao, no? Siya yung mula sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen, siya yung binhi ng babae, 'di ba? Pinanganak siya ng Birheng Maria. So kaya binhi ng babae 'yun ang dudurog, no? Nakala niya ay namatay na si Jesus Christ, alang-alang doon sa pagkapako sa cross, pero nagkamali siya ng akala dahil marami nang namatay sa maling akala, no? Pero ang Diyos, alam niya yung kanyang plano. Amen? Ang Diyos, sigurado yung kanyang plano sa plano niya sa atin. Kaya nga, saan pa tayo, no? Kay Lord lang tayo. Amen? Kaya sabi dito, resist the devil, dahil from Old Testament, Genesis pa lang, ay sinabi na talunan na si Satan. Amen? Talunan na siya. At alam niya yung kanyang destination sa Ezekiel at saka sa kay Isaiah. Alam niya yung kanyang destination na doon na siya talaga sa impyerno ang punta niya. Amen ba? Pero kaya nga resist, no? Sabi rito sa ano, 1 Peter chapter 5 verse 8, no? 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10, sabi daw, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo si Satanas ay umalaligid na parang liyong umatungal at naghahanap ng malalapa. Tatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas
alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap tulad kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Naranasan din nila ang mga paghihirap na ito. Maikling panahon na lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. Ang siya rin ang nagpapatatag at nagpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluhatian niya sa pamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Amen ba? So ang ganda po ang plano ng Diyos from the start, paglikha niya ang langit at lupa, paglikha niya ang tao, ay nandun na yung kanyang plano. Ito'y matindi talaga na talagang naganap at nangyari. Kaya nga dito, ang sabi rito ay labanan natin ang Diablo sa pamagitan ng pananalangin. Ang COVID-19, sinasabi nila na talagang matinding kalaban natin dahil ito yung nagbibigay ng kahirapan sa ngayon. Pero kunti lang yung napatay niyang tao, di ba? Pero ang ano niyan ay yung kahirapan naman yung kanyang inaano ngayon. Kaya be watchful at talagang be prayerful. Amen ba? Na talagang si Lord yung kumilos na maging maayos ng lahat, bumalik sa normal, sa trabaho. Kaya kasi napakaraming napakaraming Pilipino ang nawala ng trabaho. Amen. Napakaraming nag-aantay, napakaraming nagugutom, pero napakarami ring tumataba at napakaraming lalong tumataba. So so be watchful po na. Kaya yung iba talagang diet, pero yung iba naman ay die na kasi walang makain. So pantay-pantay lang po, pero ang ano ng Panginoon, ang sabi niya rito, pagkatapos nito tutulungan niya kayo ng Diyos para maging ganap ang inyong buhay. Amen. Kung sa ganda po ng pangako ni Lord na to, at siya rin ang nagpapatatag at nagpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Amen. So ang sarap nun. Amen. Kaya nga labanan natin, maging matalino tayo, no? Sa banta ng Diablo, si Jesus nga po doon sa Matthew chapter 4, di ba? Na talagang nung nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights nung nagutom siya ay nandun pa rin ang Diablo, matungal pa rin. Sabi ng Diablo ba, kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo at tinapay yung batong ito, di ba? Sabi naman ni Jesus ay hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen ba? So maging si Jesus Christ mismo ay gusto niyang alokin. Amen. Gusto niya siya sa kanya magsimba, pero di magsamba si Jesus, pero di niya alam na siya yun yung magiging King of Kings and the Lord of Lords na pinadala upang magligtas, no? Upang dudurog sa kanyang ulo na pang maging talunan na siya. Amen. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 25, huwag na kayong magsinungaling, ang bawat isa'y magsasabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayo lahat sa isang katawan. So isang katawan na tinipon ng Panginoon. Doon sa 27 naman to 30 ng Ephesians chapter 4, sabi rito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga pangailangan. Huwag na kayong magsasalita ng masama, kundi inyong makabubuti sa angkop ng sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. At huwag ring bigyan ng kalungkutan ng banal na espiritu, sapagkat ang banal na espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Amen ba? So, kaya nga, walang iba kundi paghariin natin ang ating Panginoong Hesus. Amen ba? Kaya nga ang ganda nung kanta eh. Come Holy Spirit, come now. I need your anointing, your power.
I love you, Holy Spirit. Captivate in my soul. Diba? Ang Holy Spirit yung lumulukob sa atin na kasama ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, na siyang nagpapabanal sa atin sa harapan ng Panginoon. Kaya nakalapit tayo, kaya sabi nga, na gamit natin yung authority, will giving you authority to trample the snake and scorpion, upang apakan ng mga gawa ng kaaway. Amen. So sabi nga ni Apostol Pablo na maging matsaga tayo sa panalangin, dahil ang kaaway natin ay hindi nakikita, pero ang Diyos na nakita ang siyang nakakaalam nito. Kaya ipaubaya lang natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. So kaya po, ini-insist po ni Lord for this time na si ang Diablo, si Satanas, ay wala na siyang lakas upang nagsisila na siya, naghahanap na lang siya ng kanyang makakasama o malilin lang, ano? So sabi nga niya sa kay Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat ng makikita mong kayamanan sa mundo, sambahin mo lang ako, di ba? Minsan na dinadali tayo ni Satan sa visual natin, dinadali tayo sa nararamdaman natin sa pagkain, gutom na si Jesus, di ba? So kaya tapos dinadali tayo sa ating kaisipan minsan, di ba? So kaya be watchful po at be prayerful, dahil if we are prayerful, our God, the living God, is close to us. Amen. And our relationship to God is more on intimating, no? Intimate. Yun po yung nagpapalakas sa atin na hindi makapanaig. Kaya nga isang panalangin lang natin sa may sakit, o isang cuts out lang natin sa gawa ng demonyo, sa inaalian ng demonyo, ito ay lumalayas. Amen ba? Naalala ko dati yung inaalihan. Sabi nung isang teacher, "Sir, di ko kaya, pinag-pray ko na." Ay yung isang ginagamit dun sa Catholic yun. Alam din niya yung mga cuts out na gawa ng demons . Pero di ko na kaya, pinag-pray ko na, sabi. Pero sabi niya, ikaw nang kailangan yan. Kaya nung linapitan ko, tinignan ko siya, tapos nag-pray muna kay Lord, no? At si Lord yung nagbigay sa akin ng wisdom, ng knowledge, no? Na kausapin siya. At pinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Now, at siyempre, sumasakay na sa kanyang demons, pinapasokan na siya ng kaisipan niya ng demonyo, no? Kasi nga, mahina na yung kanyang katawan, at yun nga, gusto niya nang magpakamatay. So, nung pinasabi ko na mahal siya ng Panginoon, at may magandang plano ang Diyos sa kanya, so doon siya nagkaroon ng lakas, no? At doon, hanggang sa sumama siya, nagsimba na sa church. Kaya isang dakila ang Diyos natin, na wala siyang katulad at wala siyang kapantay. Amen ba? Yan po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya nga, resist the devil and be strong our faith to the Lord. Amen. So yan, hallelujah, pray tayo. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord for the wisdom and knowledge na binigay mo sa amin, for the authority na nakita namin na ang kalalagayan ni Satanas, ang kanyang destinasyon. Tunay nga po, napaka blessed po namin, dahil kami ay binigay mo ng pansin, Panginoon, na binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang dudurog sa ulo ni Satanas, upang kami ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Lord, sila po na nakikinig at nanonood, pagpalain mo sila, Panginoon, sa oras na ito. Itouch mo yung mapagpagaling na kamay kung sila may masamang karamdaman. Lord, kung sila man, Panginoon, ay may mga sama ng loob, Lord, bigyan mo sila ng puso na mapagpatawad. Kung sila, Panginoon, ay naalipin ng galit sa kanyang puso, wasakin mo ang galit na ito, Panginoon, palitan mo ito ng pag-ibig, Lord, upang patuloy na maramdaman niya ang kapayapaan, Panginoon, ang kagalingan, spiritually, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na papasukin kanya sa kanyang puso bilang Panginoon, tagapagligtas. Lord, aming Ama, tunay nga po, ang iyong protection ay gawad mo sa bawat isa sa lahat ng nanonood
at manonood pa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na pagpalain mo rin ang aming bansa at na namumuno sa aming bansa. Would you give them wisdom and knowledge, Lord, to manage at maging maayos na po ang lahat ng aming bansa. At continue to protect every people of every Filipino people, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. And also, Lord, bless our economy. This is our prayer to you alone, our Lord, our Savior, our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Shout out na tayo. Thank you sa mga nanonood. Yan. Ang aking darling nanonood, siya yung first na nag-wave. Madam Lilibet Escobal Ramos, my one and only love. Kasamang Panginoon, di ba? So, yan. Si Mark John Bernardo, ang aming kasama dati to sa, I think, sa GDS, no? So, GDS or sa Multirates, okay? Ang alam ko, Multirates nga yata, okay? So, shout out to Mark John Bernardo. So, yan. Si Sister Sherlyn Alegre Labisto. So, sabi niya, galing po. So, glory to God, kapatid. Ang galing ng Diyos natin dahil siya ang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. So, kay Sister Sherlyn Labisto. So, God bless, kapatid. Si Sir Philip Maestro Isong Ramos, teacher ng SRCC. So, yan, pamangkin ko po yan. Shout out kay Philip Ramos at sa kay Rona at kay Jim. So, God bless you. Yan, shout out din sa Rambla family, kay Sister Beng, kay Brother Miji at saka kay Matthew. I miss you, Matthew. Yan. They are watching right now. So, thank you. See you on Sunday. Yan. Si Sister Orpa Luzon. So, shout out to Sister Orpa Luzon. Sa Brother Joy. Ano? Sa kay May, kay Christina, at saka yung bunso. Si pangalan ng bunso na eh? Chriselda. Oh, si Chriselda. Si Chrisel, no? Hello to Nanay Inday, to Mexica family dyan. Thank you for watching. You always support this Bible study. So, God bless sa Mexica family. Shout out kay Brother Joel dyan sa Australia. And your family, no? Yung bunso mo, laki-laki na, no? Kay Sister Tess, Mexica. Maging Lord, maging kay, ano, kay Bishop at sa Madronero family. Roylan, sila... Charles, yan, sila nila Job, yan, sila Sir Romy, Romeo Madronero, sa Sister Judith. So, shout out sa inyo, sir. Sana makapanood kayo. So, yan, si Sinabre family. So, hello to Sinabre family, kay Sister Albeta, kay Brother George, kay Vincent, kay George Jr., at kay Joy Joy, siyempre. Yan. So, God bless si Rabri family. Hello din, shout out kay Joyce Pascual. Si ano yata to? Si Kevin ba to? Hello to Kevin Escobal. Wow. Thank you for watching, Kevin. Ang kaisa-isang pamangkin yan, anak ni Kuya Buboy, na sa Siargao siya nanonood. No? Sa Tandag daw siya. No? So, calling tayo mamaya, Joyce Pascual. Pero Kevin Escobal yan. Joyce Pascual ka pa, no? Girlfriend mo ba yan? So, shout out kay Kevin Escobal. Shout out din kay Madam Erkel Escobal. So, very thankful ako sa kay Madam Erkel Escobal sa support niya sa ministry. No? Siya po yung leader ng youth. Yan. So, God bless po, Madam. Yan, nag-watch din si Pastor Ben Canela. So, hello Pastor. This is, I think, your third time to watch this Bible study.
So salamat po sa support at even sa YouTube po. Nandiyan po sa YouTube 'yan mga Bible study natin. Hopefully na makatulong po sa mga kababayan natin na naghahanap ng tunay na kaligtasan at tunay na Panginoon. Amen po ba? So, yan. Shout out to Rina Ramos, to Rolando Ramos, maging kay Yana. Yan, shout out kay Yana, kay Raylan, at saka kay Rochelle. Shout out din kay Tatay Ramon. So, nandyan sila sa Pangasinan. They're watching today. So, thank you for watching. Yana, see you soon. And to Raylan. So, yan. Salamat sa inyong support. Yan, ito si ano? Si Galendez. Nag-watch ulit si Galendez. Waiting lang tayo sa trabaho, bro, kasi wala pang open yung ating company. So, tao yan. So, salamat sa Panginoon. Nawa ay may natutunan kayo. Si ito, si Efren Galendez. Binaliktad niya yung pangalan, kaya ano eh. Yan. Si, ito, meron pa. Si Darang Konowa Garing. So, shout out to Darang Konowa Garing. Di ko alam yung tatong pangalan mo. Kung yan may pangalan mo, kapatid. So, God bless. Please, chat to me your true name. At sana ay napagpala ka ng Panginoon sa ating topic today. So, shout out to Darang Konowa Garing. I think this is Japanese. Japanese yata to. So, yan. Yun po, sa mga nag-wave na di ko nakita dito sa aking screen. So, salamat sa inyong panonood at sa mga manonood pa. Salamat. Yung si Krisa pala, si Krisa May, no? Yung bunso na inaanak natin, si Krisa May na Luzon. So, thank you and thank you to support me and YouTube. So, thank you for all of you sa inyong panahon. At yan, see you on sa sunod na Bible study natin on Monday. Wala tayo bukas kasi sa Linggo po. Mag-watch po kayo sa ating Sunday service. Ang inyong lingkod po ang gagamitin ng Panginoon. At hopefully, let the Word of God is magbibigay sa atin lagi ng strength upang tumayo, no? Upang maging malakas lagi sa harapan ng Panginoon. So, see you next time, next week, or next day. God bless. So, God bless your family and God bless us all. Bye-bye.